pangalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, nagatatlo pa ng buwan, narawat mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama, gagapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Anupat nanginginig ang lupa't langit, subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig
ang buong Juda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitem. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom. Sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Juda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nawasi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Juda at ang Jerusalem ay pananahan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa tapat, ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso nagahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa puon ay iukol papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Palad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng linggong ito, maganda po na tayo'y inanyayahan ng ating pong ebanghelyo sa pamamagitan nitong ebanghelyo ni San Lucas na suriin at muli natin tingnan kamusta po ba ang relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ano po ba ang mga dalangin ninyo? Ano po ba ang mga idinudulog ninyo sa poong Nazareno
para sa inyong mga magulang o yung mga magulang para sa inyong mga anak. Sa Ebanghelyo natin, narinig natin yung kwento na kung saan ay may sumigaw mula doon sa karamihan, no, na nagsasabing, ang swerte naman ng nanay mo. Ang swerte naman ng nagdala sa iyo sa sinapupunan. No, ang galing naman niya. Siguro maraming noon, no, marami ang naghahangad, no, ng mga nanay na sana ganun ang anak nila. No, sana katulad ni Jesus ang anak nila. So, hindi ko alam kung punong-puno ng disappointment ito, no, yung babaeng ito o kung sino man ito na napasigaw pa sa karamihan na nasabing, para masabihin natin, no, nainggit doon sa nanay kasi si Jesus ay kilala, magaling mangaral, magaling magturo, no, na nakakapagpalayas ng demonyo. Kaya sabi, ang galing, ang swerte naman ng nanay mo. Pero, yun nga, bagaman hindi ano, lantaran na, o derechahan na sinasabi na, no, na proud si Kristo sa kanyang nanay, kundi mas binigyan pa niya ng iba pang kahulugan na mas higit na mapalad ang isang taong marunong makinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Siyempre, no, sa atin pong pagninilay, talaga naman nakaka-proud din naman si Maria kasi simula't simula pa nang sabihin niya na pumayag siya, no, na sabihin niya sa anghel, maganap nawa sa akin ang ayon sa iyong wika. At hanggang sa kaduluduluhan na natili si Maria na sumusunod, no, kay Kristo, sumusunod sa Diyos. Kaya ngayon, tingnan natin, alin ba ang nakaka-proud? Ano ba, sa mga nanay na naririto, saan kayo proud sa inyong mga anak? Dahil pwede ba natin masabi na proud kayo kasi ang anak nyo nasa abroad, ang anak nyo ay doktor na, nakagraduate, professional na. Parang sa mga nanay o sa mga magulang, achievement nyo kasi yun eh. No? Yung makapagpatapos kayo, makita ninyong, no, talagang stable ang inyong mga anak. No? Proud kayo dyan. Kasi pinagpaguran nyo yan eh. No? Eh sa mga anak din, saan kayo proud sa inyong mga magulang? Proud ba kayo dahil yung naging responsible parents sila? Proud ba kayo dahil hanggang ngayon ay nagsasama pa rin sila? Proud ba kayo dahil hanggang ngayon ay, kumbaga, no, wala silang nasangkot na iskandalo? Saan kayo proud? Kasi ngayon, no, sabi ko nga, dinadala tayo doon sa isa pang mas malalim, no, na nakahulugan ng maging mapalad, no, o kaya maging maswerte o yung may pagmamalaki mo ang iyong anak o ang iyong mga manggulang kung sila talaga ay natutong matakot sa Diyos. Kasi po, no, nakapagpaaral ka nga, nakagraduate nga sila, pero yung ugali, wala din. Kaya nga, di ba, ngayon po, mayroon tayong, no, sa Senate, mayroon tayong gustong isulong na batas. May batas po na uobligahin ang mga anak na suportahan ang kanilang mga magulang na matatanda na, na hindi na makapagtrabaho, na may mga sakit. Pag pumalya ang anak sa pagbibigay suporta, makukulong siya ng hanggang 10 taon at pagmumultahin ng 300,000. Sabi ko, bakit kailangan pa natin ng batas? So, di ba? Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng problema sa pakikipag-ugnayan o relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang o ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya maganda po rin na masuri din natin. Huwag lang, no, huwag lang basta tuturuan ang inyong mga anak na, no, maging masigasig, maging competitive, no, lalo pa mga estudyante ngayon talagang very competitive. No, 'yun ang pinupukol natin, kailangan magaling ka.
No, kailangan maging top ka. Minsan natututo nga sila no, na maging mahusay, maging magaling. Ang nakalimutan natin ay yung papaano maging mabuting tao. Yung makipagkapwa tao. Yung tao na ang tingin ay talagang sa harap ng Diyos, wala siya. Doon tayo dapat mag, no? Doon yung isang bagay na pupwede nating ipagmalaki. Na ang anak mo, anuman ang narating, nananatili siyang, no? Nananatili siya sa Diyos. Saan man siya mapunta, nananatili siyang may takot sa Diyos. Yun ang ipagmalaki mo. Hindi yan kung ano man mga diploma, ano man ang kanyang mga naabon, kundi higit sa lahat, suriin mo ang anak mo ba ay napalapit mo sa Diyos? Sumusunod ba siya sa Diyos? O pumapalya tayo doon sa bagay na yun? Kasi ang isang anak no, na napalaki mong may takot sa Diyos, umasa ka, aarugain ka niyan dahil magpapasalamat yan sa iyo. Ganun din naman, nawa, no, sa mga magulang, nawa, no, hindi sila proud dahil mayaman ka na kanyang magulang, hindi sila proud dahil may business ka at may ipapamana ka sa kanila, kundi lalo tigit, magiging proud sila dahil ipinakilala mo sa kanila ang Diyos at nakikita nila sa iyo ang pagsasabuhay ng palagian mong pagdarasal at pagsisimba. Minsan maganda po yung naririnig din natin na ang mga magulang ko, proud ako dahil lagi silang nagsisimba. Magkasama, magkasabay, no? At nakikita, no, lalo na sa loob ng tahanan, na sila ay nagdarasal. Doon tayo mas dapat na maging proud sa isa't isa. Amen? Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo upang ang salita ng Diyos ay mapakinggan at matupad ng lahat ng tao. Ang ating pong itutugon, Panginoong mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang salita ng Diyos ay maipahayag ng mass media sa ikaliligtas ng sanlibutan, manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Upang pakinggan ng mga mag-anak ang tinig ng Diyos habang sila'y nagbabasa ng Biblia at nagro-rosaryo, manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mahirap na may karamdaman ay mapagaling ng mga salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga abortionist ay maniwala sa kahalagahan ng buhay kahit pa nasa sinapupunan pa lamang, manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Dilugdin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, sa lahat ng panalangin na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Di na may nadala kaloob ng Ama nga ng gawa at sa lupa mula ipinagdarasal tanggapin masmasan biyaya mong bigay gawin yung katawan ang alak na dala kaloob ng Ama ang bunga ng gawa sa sanga nagmula ipinagdarasal tanggapin basbasan maging iyong dugo.
magligtas sa tanan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at gagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulod na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagindulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. O bigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kundero ng Diyos na nagkahanis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero
nag-aanis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaloob na
tinatanggap, tanda ng pag-ibig ng Diyos at paghinga sa krus. Inihalay sarili niyang buhay, ngayon sa altar siya pa rin ang maalay. Kung sakramento manal na kahanga-hanga, papurihan natin ang lahat ng bansa. O sakramento banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila, mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisap ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, aranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,